Hi guys! Ngayon po magluluto ako ngayon ng ginataang alimasag at ginataang tipon. Siyempre, lalagyan natin ng gulay. Ngayon, sasalang tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Mag-isa muna po tayo ng bawang. Susunod natin ang sibuyas. Natin ang sibuyas. Iigisa natin mabuti. Para medyo mabangbang siya. O mabangin nga. Iigisa natin mabuti. Haluhaluin lang nito natin yan. Maigi. Hanggang sa mamula sila. Maluto. Kalabasa. Yan yung gulay niya. Kalabasa. Igigisa natin maigi. At palalambutin. Pag nalulumambot na yan at nahalo-halo na natin yan, nagisa na natin yan, lalagyan natin siya ng unang gata. Haluhaluin lang natin at pakuluan. At lagyan natin siya ng paminta. Natin muna, pakulaan natin siya ng 5 minutes kasi madali naman siya ng maluto. Kapag kumulo na siya, lagyan muna natin siya ng patis. Konting patis para malasa. Kung hindi naman, kung medyo matabang sa inyo, pwede mo siya lagyan ng asin. Sa akin, okay na yung patis. Shrimp cubes. Seafood cubes. Kung tawagin. Yan, haluin lang natin para matulaw yung seafood cubes. Antayin na natin. Okay na sa akin ang panlasa. Kaya ngayon, isusunod natin yung hipon. Yan. Haluin lang natin. Maigi. At tutuin. Maigi. Madaling mamaluto ang hipon. Mabula lang siya. At ilagay na rin natin yung yung alimasal. 2 piraso lang ang binili ko kasi 2 lang yung pagkain ng alimasag sa amin. Dahil hindi naman ako kumakain ng alimasag. Lalo ako nagugutom pag alimasag ang ulam ko. Hipon lang ang pagkain. Para lang sa anak ko. At saka medyo mahal ang alimasag. Kaya ito po, pakuluan na natin at magagulit natin yung pangalawang lata.
natin at pakuluan siya ng 5 minutes. Ayan, kapag naka-5 minutes na, binaliktad ko na yung alimasa para lutong sila ng maayos yung pantay-pantay luto nila. Madali din maluto ang alimasa. Napakpan ulit natin, pakuluan ulit ng mga 3 minutes para malapit na malapit yung gatay. Lagyan natin siya ng sili, dalawang sili. Isa rin pang pabango yan, tsaka pang pabasa. Medyo maangang siya ng konti. Pakuluan lang natin siya. Hayaan muna natin, pakuluan ulit natin siya ng mga 3 minutes. Takpan ulit natin para maluto siya. Pakuluan lang natin hanggang sa maluto. Hayaan lang natin na kumulo ng kumulo hanggang sa lumapot yung gata. Yan, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Takpan natin para maging malapot yung kanyang sabaw, yung kanyang pinakasaus ng gata. At hanggang sa lumapot. Pakuluan lang natin ang pakuluan. Guys, and thank you so much.